Mahigit isang buwan pa bago ang target ng COMELEC para maisapinal ang listahan ng mga kandidatong ilalagay sa balota. May mahigit 100 petisyon ng nakahain sa COMELEC para ideklarang nuisance ang ilang aspirant. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Tinanggap ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng kanilang law department para sa 66 na senatorial aspirants na nakapasa sa kanilang pagsusuri at maaaring papasama sa balota sa darating na eleksyon. Ito ay mix ng mga individual, maaaring incumbent, maaaring independent, may political parties pero hindi ganun kakilala, labor leaders, lawyer, doctor, sinama po natin lahat base sa kwalifikasyon at base sa amin pong determination. Ang determination namin, base sa assessment ng law department, whether they have political party or they are independent candidates, hindi po yun naging basihan ng pag-include sa kanila. Sa 183 na naghain ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador, may 117 na hindi napabilang sa listahan at sasampahan ng COMELEC ng petisyon para maideklarang nuisance o panggulo lang. May 24 na petisyon ng araw na na-file ang law department sa senatorial aspirants kaugnay nito. Kinakailangan bigyan pa rin ng due process yung 117 out of the 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance candidates. And so therefore, itong 66 ay partial list na mga pwedeng maisama sa balota. Kabilang sa nakapasok sa listahan, si Pastor Apollo Quibuloy na kasalukuyang nakakulong at naharap sa kaso. Kasalukuyan ding may girian sa partidong Workers and Peasants Party o WPP na nagbigay sa kanya ng CONA o Certificate of Nomination and Acceptance. Pinapakansela ng senatorial aspirant na si Sunny Matula ang CONA ni Quibuloy na binigay umano ng walang otorisasyon. Hiling din itong i-disqualify si Quibuloy. Pero nagsampa naman si Attorney Mark Christopher Tolentino, ang political spokesperson ni Quibuloy, ng petisyon para madeklarang nuisance si Matula at siyam na iba pa at ma-cancel ang kanilang COC at CONA. Kapwa nagpakilala ang presidente ng WPP, sina Matula at Tolentino. Ayon sa COMELEC, nasa 80 petisyon ang nakafile sa COMELEC para sa pagdedeklara ng nuisance sa lokal na posisyon. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa paglalabas ng COMELEC ng mga pangalan ng senatorial aspirants na nakapasa at maaaring mapasama sa balota sa election 2025 at iba pang issue, kausapin natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi. Magandang umaga din po sa mga kababayan natin. Opo, paano po ba sinala ng COMELEC itong 66 na senatorial aspirants na posibleng mapasama sa balota sa election na 2025? Sir Rafi, binasi po natin yan sa provision ng Omnibus Election Code kung saan Section 69 naka-define doon yung tinatawag na nuisance candidacies. At sinabi natin, katulad ng ating pinapanindigan, hindi tayo mag-disqualify ng mga kandidato dahil sa kahirapan o dahil sa kawalan ng resources para magkampanya. Sinabi natin na mag-disqualify tayo o magka-cancel ng candidacy bilang isang nuisance candidate sapagkat sila ay nagko-cause ng mockery of the electoral process. Mm-hmm. Ginagawang katawanan ng ating electoral process. Number two, wala talagang real intention na magkaroon ng tunay na kampanya para maging senador. At pinagbasihan po namin, Sir Rafi, dyan, hindi lamang yung kanilang mga Facebook accounts, hindi lamang yung background nila, hindi lamang po yung mga prinsipyo na pinapanindigan nila, kung hindi inalam natin, meron ba silang partido political. Kahit walang partido political, kaya ba talaga nila na yung pagiging seryoso na kandidato. So pinagsama-sama po natin yan lahat, Sir Rafi, kung bakit tayo ay nagkaroon ng 66 na official pero partial na listahan ng mga kandidato. So Rafi, yung 117 ay na-file na kahapon ng hapon ng aming law department ng mga petisyon upang ipadeklara silang mga nuisance candidates and therefore magkakaroon sila ng pagkakataon ipaliwanag ang mga sarili nila. So pati pala online presence po tinitingnan ng COMELEC. Gaano naman po katagal yung aabutin bago kayo maglabas ng desisyon sa mga maideklarang nuisance at disqualification na case na banggit nyo? Mga ilang hearings po kaya para ma-defend ng mga naakusang nuisance candidate yung kanilang sarili? Sir Rafi, sabi naman po ng ating patakaran at sabi rin po ng mga umiiral na desisyon ng Korte Suprema, sapat lang na mapakinggan sila, pasasagutin namin sila at pagkatapos nun pwede na namin desisyonan yung kanilang mga kaso. Kahit po yan ay sa lokal, ganyan din po i-adapt natin na
na prinsipyo at proseso, maliban na lang kung ipapatawag ng ating mga division ng COMELEC yung mga respondent. Asahan nyo po sa national at local, bago matapos ang Nobyembre ng taon na ito, ay amin pong mailalabas ang mga desisyon patungkol sa nuisance candidacies. Dahil po ang ating pong commitment, wala dapat na nuisance na nalalagay sa ating mga balota dahil po nagkakagulo, nagkakaroon pa ng problema. Dahil minsan nakakakuha sila ng boto na dapat ay boto para sa lehitimong kandidato. Yun na nga po sana itatanong ko, ano bang epekto kapag ka naisama yung mga nuisance candidate sa balota? Kapag po naisama, maiboboto sila at tapos later on kung sasabihin ng COMELEC o ng mataas na korte, katulad ng Korte Suprema, na sadyang sila ay nuisance candidates, lahat po ng boto na binigay sa kanila ay ibibigay po doon sa lehitimong kandidato. Eh paano kung pag sinuma total mo, pati yung sa mismong lehitimong kandidato at sa nuisance, lalabas siya pala dapat ang proklamado at nanalo. Ibabaliwala po namin ang proklamasyon nung initiate na proklama na kandidato na dapat pala italo at pagkatapos ipoproklama namin yung talagang tunay na nanalo. Magkakagulo po yun, Sir Rafi. Nangyari na po yan sa Negros Oriental. Mm-hmm. Mapunta naman po tayo sa issue ng Miro. Sabi pa ng grupong Right to Know Right Now Coalition, eh hindi raw dapat makampante ngayon at nawala na yung isang malaking partido sa joint venture. Paano po tinitiyak ng COMELEC na makakapag-comply at makukumpleto yung terms of agreement para po sa election 2025? Sir Rafi, yung pong kasing St. Timothy, yung pangatlong joint venture partners na Pilipino, ang kanila pong partisipasyon ay financial lamang. Sila po yung nag-provide ng tinatawag nating NFCC. Ika nga, parang guarantee na kung sakasakali hindi kagad makabayad ang COMELEC, meron naman silang panggastos na pampondo doon sa kanilang commitment sa atin. Huwag po mag-alala sa bayanan sapagkat yung natitirang joint venture partners ay capable, able, and financially capable din sapagkat naisubmit na po nila sa amin nung nakaraang Biyernes pa yung kanilang NFCC na tinatawag na yun din po yung commitment mismo ng third party na nag-withdraw. At yun po, in fact po, ang nagkakahalaga yung NFCC nila na mga more or less 20 billion pesos, samantalang yung ating kontrata ay 17.88. Di hamak na mas mataas po yung kanilang sinabit sa atin. So, wala po tayong problema. At sa kasalukuyan po, halos 78,000 machines na po ang meron sa atin sa 110,000 machines. At yung mga ibang peripherals ay na-deliver na rin po sa Commission on Elections. So, ang sinasabi pa ng COMELEC, at least sa technical side, wala magiging problema kahit na umurong itong kanilang kasama. Sa tama po kay Sir Rafi, ang technical ay concern ng Miru system ng Korea, hindi po ng concern ng kahit na sino sa tatlong partners na Filipino. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po Sir Rafi, mabuhay po. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.